nandito pa rin po tayo sa Sarrat, Ilocos Norte. At ito po yung simbahan, Santa Monica Church. So ayun po mga kabayan yung Santa Monica Church. So dito lamang po yan sa Sarrat, Ilocos Norte. At ayun po yung bell tower mga kabayan. Mapapansin nyo mga kabayan, mga bricks yung nakapalibot po na ginamit po sa mga wall dyan po sa dito po sa place na to. Ikinasal yung bunsong anak ni President Marcos, si Ma'am Irene Marcos. And as you can see po, yung mga hardwood po na nasa taas sa ceiling po, that's composes of 400 plus po na hardwood. From the gate to open, hanggang dito sa altar. So napakahaba po, no? One of the longest aisle po in Southeast Asia. Ayun. Wala na sigla nga. Santa Monica Church. Ayan. Wala na sigla. Pagod lang tayo saan. So ayan po mga kabayan, no? Ito po yung pinakamahabang aisles po, simbahan po dito po sa Pilipinas, ang Santa Monica Church. So dito lamang po yan sa Sarrat. Ayan. So dito daw po ikinasal si Irene Marcos mga kabayan. Okay. Pumunta po dito sa side yung isa, tapos yung isa po doon, magkakarinigan po kayo kahit bulong lang. Okay, so anong tawag nun sir? Anong pasa diesel po ang tawag dito. Ah, pasa? In English po, try sir, try nyo para pass the message. Okay, so ayun po, try nyo po. So okay, so itatapat ko yung tenga ko dito sa isang kanto, tapos yung si RJ naman, nandun po siya sa ayan, sa kabila guys, magbulong ako ha, kung marinig niya. Ano yun? Subscribe. Subscribe daw. Ayan, so. Narinig ko talaga. Okay, ulit ka, RJ. Bulong ka lang, oh. Okay. Please subscribe my YouTube channel, dunsulblogs.ph. So, maraming salamat. Ayan, malinaw. Like daw. Bulong lang guys. Grabe no. Tapos guys dito sa gitna. Parang umaandito yung ano yung boses no. Parang nag-i-echo tayo. Nagbo-bounce back talaga. Oo, nag-i-echo. Tapos yung kausap niya nandoon, nagliligawan sila. Okay. Gawin natin pwede, pwede. Likes. Thank you so much. So ayan. Ayan, ito siya. Okay, so ayan mga kabayan, papasok po tayo dito sa... Sir, anong tawag po dito? Portezuela po. Portezuela. Carriage door. Dumadaan po kasi yung mga karawahe nung dito. Mm-hmm. Para daan ang way ang kayo. And, so dito po tayo sa part na to. Okay. Okay, so yung mga kabayan, dito pa rin po tayo sa Sarrat. Okay. Dati po sa munisipyo or office po before, given na nung unang panahon po nung sa mga Kastila po, ang head po is the church, di ba po? So, dito po dati yan. Ginan. Okay. So, ayan po, Casa del Palacio Real. Okay, parang nasa ano tayo, guys? Nasa... Parang sa pelikula nga. So, sa pelikula. Sa movie lang ni... Rome. Yung Rome na ano? FPJ. FPJ, ayun. Ah, dito din ang shooting. Ah, so dito po nag-shooting yun, si FPJ. Ako. Ah, okay. So malamang dito atas ka itinali nun ah. Ayan yung posting yan oh. Si FPJ. So na dala po siguro ng kalumaan ng panahon na po. Ayan oh. Nawala na po ng bubong. Pero talagang mga matibay po yung mga wall po niya.
Ganda. Ito naman po yung... Kung may nakita po kayong malalim na bubon kanina, saan po tayong Pozo Grande na tinatawag or the Big Well? Oo. So ito na po siya. Ayun. So ayan po mga kabayan yung tinatawag po nilang Pozo Grande. Ayan, Big Well. Ayan. Tabi-tabi po. May ahas dyan, ha? Ayan po, mga kabayan, no? Ang lalim. Lalim, guys. Hindi natin makita. Oh, grabe. So, kapag kakukuha ng tubig dyan, may ano po dyan, no? Dyan tayo kanina, o sa loob. So, hihilain nila po yung pansalok. Ang lalim po yan, no? Okay. Saka kung nakikita nyo po dito sa may right side natin, dyan po nag-aral si President Marcos from grade 1 to grade 2 po. Okay. Grade 1. Anong school yan, sir? Sarrat Central. Sarrat. So, ayan po yung Sarrat Central. Former President. School. So, buhay na buhay. Dyan po nag-aral si dating Presidente Ferdinand P. Marcos. Nung elementary po siya. Grade 1 to grade 2. Grade 2. Oh, so grade 1 to grade 2. Ayan. Ito po ginagarote noon yung mga nahuhuling parang mga kailangan parusahan before. Uh-huh. So dito po nila itinatali tapos ginagarote. Ah, okay. Ah, dito pinap. Ito po yung dead chamber po. Mukhang may mga multo na dito, ah. So buti po walang multo dito. Wala na bumulto. Meron paggabi. Ha? Meron. Ah? Ito pinapatay. Grabe. So tabi-tabi po, ah. Basta nakaapak kayo dyan, mamaya mapapanaginipan nyo. So yung mga namatay po dito, pumupunta dito. So yung mga namatay po dito, sumalangit tawa, ang inyong kaluluwa. Tawag dito, ang tunnel po. Mm-hmm. Kung mapapasok lang po sana natin yung school doon, kaso close po siya. Yung school po doon, merong opening ng tunnel going to the church po. Kasi before po, yung mga pare po, pagdating ng 5 p.m. hindi na po sila pwedeng maglakad sa normal na road. Dapat po hindi sila nakikita. Kaya po pumapasok sila sa tunnel. Ito po yung talagang daan. Ito po yung talagang daan. Entrance door. Pababa. Pinatabunan na po. Gawa na rin po ng kalumaan. Baka po kasi bumigay. Makadisplay. Ah, okay. Pero, okay, so yung mga kabayan, may tunnel po pala dati dito. So ayan, no? Hindi na po tumatas sa tubig. Okay, so, iikot nito lang. Ayan.